Sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa, nauobserbahan na rin ang unti-unting pagtaas ng bilang ng mga okupadong kama na nakalaan para sa sakit. Apat na rehiyon na ang nalalapit sa moderate risk pagdating sa healthcare utilization: ang Calabarzon, Western Visayas, Zamboanga Peninsula at Sokcergen. Ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao naman, pumalo na sa moderate risk ang healthcare utilization. Pero may paliwanag si Health Officer in Charge, Maria Rosario Vergere. Sa BARM po, nagmo-moderate risk na po ang kanilang ICU utilization. Pero pag tinignan po natin ang kanilang datos, makikita natin lilima lang ang may severe at critical na infection sa BARM. So ibig sabihin, it's a play of numbers again. If you have low number of beds for COVID, especially in ICUs, malagyan ka lang ng 3 o 4, nagwa 100% ang ibang lugar. Ang National Capital Region naman, moderate risk na ang average daily attack rate o ADAR na ngayon, 9.15 na kada 100,000 tao. Ganito rin ang Cordillera Administrative Region na may ADAR na 7.29 kada 100,000 tao. Ang Cagayan Valley at Calabarzon, nalalapit na rin sa moderate ADAR threshold na 6 kada 100,000. Tuloy-tuloy ang pagkakatala ng mga sample na tinamaan ng mga bagong sublineage ng Omicron. Pinakamarami ang BA.5 na sinunda ng BA.4 at BA.2.12.1. Wala namang bagong na-detect na BA.2.75. Ayon sa DOH, ang pinakamahalaga ngayon ay ang patuloy na pagsumikap na mapataas ang mga nababakunahan sa ilalim ng Pinas Lakas Campaign. Sa ngayon, 5% pa lang ng 23 million na target para sa first booster ang nagagawa. Ito yung kailangan para maitaas natin yung immunity ng population. That's why we are doing the very best we can so that we can be able to still ramp up coverage for the first boosters as well as for our senior citizens. Now, as to the target, if we are going to adjust it so it becomes more achievable pagdating ng October 8, sa tingin ko, hindi naman kailangan. Kung hindi natin ma-achieve, that gives us more initiatives or more push para ipagpatuloy pa natin at gumawa pa tayo ng iba pang strategiya para mas maitaas natin ang antas ng pagbabakuna. Tiniyak din ng DOH na may sapat na supply ng bakuna. Ito'y kahit pa may mga mag-e-expire na. Lahat po, even those that have expired from the private sector and the local government units na vaccine, papalitan po ng COVAX facility. Yun nga lamang, meron po tayong scheduled dates of replacement. Ayon pa sa DOH, wala namang pagkakaiba ang pagtugon sa COVID mapa-opisina man o sa eskwelahan dahil naglabas na rin sila ng mga partikular na polisiya sa mga lugar na ito. Rafael Bosano, ABS-CBN News. Samantala, nakapagtala ang DOH ng 2,618 na bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw. Sa bilang na ito, 828 ay mula sa NCR. Nasa 27 naman ang namatay. Naitala rin ang positivity rate mula August 7 hanggang August 8 sa 17.1%.